Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan, ang ating Panginoon. Kaya't hindi natin siya maikakahon sa ating ordinaryong pagtingin at pananaw ng mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa ordinaryo at pamilyar na bagay natin maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Isinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulunda niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang magkapangyarihan sa sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kapilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming mga sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Nung mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ng isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihiwagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas na nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam ng mapag-aliping palalot mayabang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan
na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong palalo. Tatlong beses akong dinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong pahayag ng aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na magpupuri sa aking kahinaan upang palakasin ako kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kailangan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nila Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po. Ayan, tayong nandito sa ating dambana. At medyo kakaiba ang loob ng ating simbahan sapagkat marami na tayo, ano, kasi inalis na po yung tolda sa labas sapagkat pinapayagan naman ang 30%, no? At hopefully ito'y isang magandang pagbabago at tuloy-tuloy na. Ano, tuloy-tuloy na. At may isa pang dahilan kung bakit inalis ang ating tolda sa labas at ito'y
abangan natin kung bakit. Sa mga nakasubaybay din po sa Facebook page ng ating parokya, hindi lamang dito sa ating parokya, sa iba't ibang parokya dito sa Arcidiocese, at maging mga taga-ibang bansa, nakasubaybay din, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang Linggo sa inyong lahat. Minsan po sa pag-usap namin ng aking mga pamangkin, sabi nila sa akin, Ninong Father, kailan ka maa-assign dito sa ating bayan? Kailan ka maa-assign dito sa ating simbahan? At hindi ko po masagot yung tanong nila. At ito po'y kaugnay. Ito'y kaugnay nitong ating mabuting balita sa linggong ito. Paano ninyo pinapahalagahan ang sariling inyo? Kabilang ba kayo sa naaakit ng nasa iba? At dahil dito'y hindi na ninyo napapansin ang kagandahan ng nasa inyo. Mga kapatid, kapintasan ang pagyayabang, kapintasan ang pagmamagaling. Kinaiinisan ang sinumang magaling magbuhat ng sariling bangko. Yaong laging bida sa usapan, yung laging bida sa kwentuhan. Ngunit kapintasan din naman ang kawalan ng tiwala sa sarili. Palatandaan ito ng pagiging santingin, pagiging labis sa mahiyain, pagiging maingitin. Ipinakikilala ng Ebanghelyo si Jesus bilang isang magaling na guro at gumagawa ng mga kababalaghan. Walang duda sa karunungang ipinamamalas at ipinakikita niya. Totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Tumatalab ang kanyang mga pangangaral. Orihinal ang kanyang pagpapaliwanag at hindi kinopya sa mga sinaunang tagapagturo. Hindi rin maikakaila ng mga tao ang hiwaga ng kanyang mga himala. Nakita ito ng kanilang mga mata. Ngunit sa kabila nito, siya'y hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Siya'y hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ang huling pangungusap ng ating ebanghelyo ngayon ay nagpapahayag na si Jesus ay nagtaka sapagkat hindi sila sumampalataya. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Pagnilayan po natin ang hiwaga ng di pagsampalataya kay Jesus ng kanyang mga kababayan. Una, ang ligaw na paghahanap sa katotohanan at sa Diyos. Bakit? Kadalasan ay iniuugnay ang presensya ng Diyos sa mga bagay na kamangha-mangha, sa mga bagay na kagilagilalas. Hinahanap natin ang Diyos sa mga pambihirang pangyayari sa ating buhay. Hindi natin mapagtugma na ang Diyos ay maaaring magpakita sa ordinaryong paraan.
Nakakalimutan natin na sa simula ng magkatawang tao ang anak ng Diyos, ang kanyang presensya ay hindi na maihihiwalay sa ordinaryong takbo ng buhay. Siya'y naging tao maliban sa kasalanan. At ito ang unang dahilan, ligaw na paghanap sa katotohanan at sa Diyos ng mga kababayan ng Panginoong Hesus. Gayun din naman, naiuugnay ang katotohanan sa mga may sinasabi, sa malalaking tao, sa mga bigatin, na kapag baga nagsalita, ay parang paniniwalaan agad natin. Pinagdududahan at kadalasay hindi pinakikinggan ang tinig ng maliliit. Nakakalimutan natin na walang may monopolyo sa katotohanan. Walang pwedeng magkulong sa espiritu ng katotohanan. Maaari itong bigkasin ng mga bata, ng mga dukha, at ng mga taong walang tungkulin. Ganito rin po ba tayo sa paghahanap sa galaw ng Diyos sa ating buhay? Ikalawa po, binanggit ng mga tao, nakilala nila ang ina at mga kasambahay ni Jesus. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, sunod-sunod na yung tanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba itong karpenterong anak ni Maria? Ito'y nagpapahiwatig para sa kanila, walang tunay na ibang maibibigay si Jesus sapagkat siya'y isa lamang sa kanila. Ito'y kaso ng mababang pagtingin. Wala silang tiwala sa sariling kanila. Para sa kanila, hindi maaaring magtaglay ng naibang kapangyarihan sa Jesus sapagkat talastas nila ang kanyang abang pinagmulan. Para sa kanila, ang anak ng karpintero'y walang karapatang kilalanin. Ang bagay kay Jesus ay manatili na lang karpintero. Di po ba may sa wikang Banyaga, may isang sinasabi na we are boxing people. Inilalagay natin ang isang tao sa kahon. Tinatawaran natin yung kakayahan ng tao. Hindi po maganda ito. Ang alam kong inilalagay lamang sa kahon ay hindi tao, kundi bangkay. Kaya habang tayo buhay, may kakayahan tayong abutin kung ano man yung pinapangarap natin. Hanggang ngayon ay lumilitaw ang ganitong mababang pagpapahalaga sa sariling atin. At yung sagot ko po doon sa tanong ng aking mga pamangkin, heto po iyon. Sa tingin ng iba, mas mabuti ang pari basta't gayuhan. Madalang po, madalang sa amin, yan, sa aming kongregasyon, ang ikaw ay i-assign sa iyong sariling bayan. Bakit? Dahil baka hindi ka paniwalaan. Alay, kilala ko yan nung kami elementary pa. Anong likot niyan?
Anong bargas na yan? Lalo na kami high school. Chickboy yan. No? Marami nang ilba. Hindi ko lang alam kung sa ating mga kapulisan, pwede kayong ma-assign sa sariling bayan. Pwede, pwede. Pero parang madalang pa rin. Sa amin po, madalang. Anong suntok sa buwan. At siguro pag matanda na, no, pwedeng ma-assign sa sariling bayan. At ito po yung dahilan. Baka hindi tanggapin ng sariling atin. Ikatlo, ang pagbanggit sa mga kasambahay ni Jesus ay maaaring bigyang kahulugan ng pagkainggit. Hindi nila matanggap ng isang galing sa kanila ay makaungos sa kanila sa paningin ng madla. Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Tunay na nagpapalabo ng paningin at nakapagpapagulo ng desisyon ang inggit. Kung ito'y pumasok sa puso ng tao, wala nang makikitang mabuti sa iba. At ang pakay ng taong mainggitin ay sirain ang taong umaangat. Ito raw po ang isa sa hindi magandang ugali ng mga Pilipino. Yung sa wikang Banyaga ay tinatawag na crab mentality. Anong ibig sabihin ito? Hindi makalabas ang talangka sa pinagkukulungan sa kanya, sapagkat kapag siya'y tumataas, ay pilit itong hihigitin pababa ng kapwa talangka. Ano, sinisiraan natin ang umaangat sa katayuan. Kapag ang tao'y nalukuba na ng pagiging mainggitin, sisirain niya ang mga taong umaangat sa kanya. Mga kapatid, nagtaka si Jesus sa di pagsampalataya ng kanyang mga kababayan. Ngunit hindi yun nakatigatig sa kanya. Walang mawawala sa kanya kung hindi siya tanggapin. Ang lugi ay ang sinumang ayaw kumilala at tumanggap sa kanya. Ipinagkakait nila sa kanilang sarili ang pagkakataong maligtas. Gayunman, hindi tahasang sinaraduhan ng Panginoong Jesus ang pinto para sa kanila. At sinabi rin sa mabuting balita, hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang sila'y pagalingin. May ilang may sakit pa rin siyang pinagaling sa kanyang sariling bayan. Ito'y patunay na may binhi ng pananampalataya na naroon. Mga kapatid, tayo ngayon ang bumubuo ng bayan ng Diyos. Tayo ngayon ang simbahan. Hindi lang itong building na gusali na ating pinagtitipunan, at ang tawag nga natin dito ay simbahan ng dambana at parokya ni San Jose Patriarca. Higit sa lahat, tayo ang bagong bayan ng Diyos. Tayo ang simbahan. Patuloy ang pagdating ng tuksong hanapin ng Diyos sa mga bagong pangyayari at sa mga kagilagilalas na gawain. Patuloy ang tuksong tanggihan ang presensya ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang mga sakramento, sa kanyang simbahan. Hinahamon po tayo ng ating mabuting balita sa linggong ito na magpaakay tayo sa banal na Espiritu upang sa pang-araw-araw nating pamumuhay at sa mga simpleng pangyayari sa ating buhay, makita natin ang galaw ng kamay ng Diyos at makita natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, sa matay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalululok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatayang tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karaniwan ng malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon, tulad noong araw. Ipanalangin natin ang lahat ng tinatawag sa ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang simbahang Katolika ay maging tapat, walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mensahe ng mga propeta noong araw ay mayangkop ang ating kalagayan ngayon at pagbunga ang pagbabalik-loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, lumago ang tunay na presensya sa simbahan at kilalanin ang kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga nahirang na paglilingkod bilang propeta ngayon ay di mangamba sa hamon ng kanilang misyon o sa tanang katakwil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang ating hinirang na paglilingkod bilang propeta ay mamumuhay ng alinsunod sa mensaheng kanilang pinagngangaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng pagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa at iba pang panig ng daigdig ay makatagpo ng kailangan nilang pakikipagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, Panginoong Diyos, padalhan mo kami ng marami at karapat-dapat na mga propeta para malinaw naming makilala ang iyong kalooban at tuptin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay
ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain, lalo tigit ang ating mga panalangin, ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay na sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo't ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo at minamahal naming pintakasi, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas to. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinanalabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakaramit pa ulit-ulit naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa suma sa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa parang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa parang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsikap na mabakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.